Hi guys, welcome back to my channel. This is Jean. Ngayon, mag-haul ulit ako. Iba yung background ko ngayon kasi nasa ibang parte ako ng bahay. Bale, gusto ko lang itry dito kasi nga maganda yung ano dito, maganda yung ilaw kasi may bintana dyan sa harapan ko. And actually, ito lang yung part ng bahay na pinakamaliwanag. But anyway, but yeah, kaso ang hirap kasi sobrang init dito, Diyos ko Lord, sobrang init. And ayan, so kung medyo umahangin yung buhok ko at kung may narinig yung background noise, pasensya na, sobrang init talaga, hindi ko kaya. So yun, bali mag-haul nga ako ngayon and this is gonna be bench haul kasi these are the things na nabili ko sa bench. Dalawang paper bag kasi magkaibang araw ko sila binili and actually magkaibang branch din kasi may hinahanap ako at hindi ko makita sa isang branch. So ipapakita ko na lang isa-isa. First are these two. Itong mga, hindi naman sila parehas hairspray, although spray form parehas. Anyway, itong isa is yung Medi. This one is the Messy Set Go. Hairspray talaga siya, as in siya yung pag gusto mo i-hold in place yung buhok mo yun. Bukas na siya kasi ginamit ko na to. Nakalagay lang dyan, eco-friendly, non-aerosol, firm and flexible hold, natural finish. And, so parang siguro hindi siya yung mukhang gel type or hindi siya yung magmumukhang basang-basa yung buhok mo. And fights, frays, and tames flyaways. So, I think this is only 150 pesos. Or, kung hindi, basta check nyo na lang yung description box down below. Andun yung mga prices. Ayan, na-OOC lang ako pag ganitong natural lighting kasi hindi consistent yung lighting. Parang, ayan, ngayon lumiliwanag na naman. Kanina dumilim kasi may siguro natakpan ng ulap yung araw, so yun, so nakaka-OC lang konti. Mukha lang malaking lalagyan pero 100 ml lang pala siya. And ito mabago siya, may amoy siya actually yung mga cologne nila. Hindi ko lang alam po alin anong pangalan ng cologne nila yung kaamoy nito pero okay naman siya. And effective naman to, nagamit ko na nga to. Hindi siya yung malagkit na malagkit sa amay unlike yung other hairsprays and madali siyang matuyo and madali siyang mag-stay in place. And maganda naman yung hold niya. Tumatagal naman siya. And okay naman yung spray nito. Hindi naman siya yung ano bang, paano ba i-describe yun? Yung, hindi naman siya yung super parang tight nung pagkakalabas ng tubig or ng product. Alam mo yun, yung parang diretso lang or super, medyo ito, kalat siya. Okay? So yun. Ang gusto ko, hindi siya mabaho or, I mean, mabango siya pero hindi ganun katapang yung amoy niya. Hindi siya yung nakakahilo. So next is this one, itong shampoo and dash. Dry shampoo siya. So if you're looking for dry shampoo na affordable lang, ayun, check out this one from Bench. Kasi yung mga dry shampoo, meron naman sa mga drugstore, department stores, beauty stores, diba? Pero medyo mahal sila. Kasi hindi pa ganun ka sikat din, I think, yung dry shampoo dito sa Philippine market. So, konti pa lang yung brand na meron and medyo mahal nga. So, I think yung mga iba ko nakikita, 400 pataas. So, this one, below 200 pesos, paraben free na siya. And it absorbs excess oil and removes odor, boosts volume, provides matte texture, easy to rinse off, ideal for all hair types. Ito hindi ko pa nagagamit. Hindi ko pa nagagamit ito mismo, pero na-try. Syempre, may tester kasi sa bench, diba? And actually, kaya ako ito binili kasi na-try ko din yun. And ang pinakagusto ko sa kanya, super bango niya. As in, ang fresh-fresh ng amoy. Pero, again, hindi siya overpowering na amoy. Ayoko lang, may pagka-misleading yung packaging nila. Kasi yung mga ganito kalaking sizes, you would think that it has 200 ml of the product. Pero actually, pag tinignan mo yung dito sa baba, I don't know if you can see that. Ayan. 100 ml lang talaga siya. And pag inalog mo nga siya, ito syempre wala pa tong bawas, baka si sealed. Pag inalog mo siya, maramdaman mo na konti lang talaga yung nasa laman. Or I mean, mas malaki yung can kesa sa pinaka-product niya. And ito medyo paubos na nga kasi nga ilang beses ko na tong nagamit. Actually, naku-curious ako dun sa mga bench na makeup. Kaso parang I find it medyo mahal. Mukha naman silang okay and I've tried some of them naman. Tinest ko sila. Mukha naman okay. Lalo na yung ano. Ang pinaka-naaalala kong parang gusto kong bilhin next time is yung parang yung mga liner pencil nila. I don't know kung pang eyebrow yun or parang yung pang eyeliner na pencil. Kasi basta nag-swatch ako nun sa kamay ko before leaving the counter and it lasted the whole day. So, parang gusto ko siyang balikan, pero yun nga.
medyo namamahalan ako sa products nila. But they do have a lot of makeup products din. So, maybe next time if I have extra money or kung... Kasi ayoko na masyadong... Actually, ayoko na masyadong bumili muna ng mga makeup products. Kasi ang dami kong nakatambak and may pinag-iipunan akong ibang bagay. So, yun. So, next time na lang siguro talaga. So, next are itong acne dot... Clear Pore Acne Dot nila. Ayan. Pimple patches or acne patches. Yung tinatakip. So, bilog sila. Each sachet has 8 pieces. Pero bibili mo to isang ganito lang talaga. Tapos 8 pieces siya na ganyan. Yan. Compared to other acne patches, medyo mura naman na to. And it is made in Korea din. So, that's nice na may mga... Actually, not sure. Hindi ko na-check pala yung mga makeup nila kung made in Korea yung mga makeup nila. But yes, may mga... May dumaang airplane. Ewan ko kung naririnig sa camera. Marami-rami din sila mga products doon na made in Korea. Of course, not all of it. May mga made in Philippines. I think may made in China din. Pero yeah, yung ibang beauty products nila doon made in Korea. So, nakakatawa nga. Kasi parang pwede mo siya i-consider na medyo Korean product kasi made in Korea siya. Wala lang. excuse yung boses ko. Medyo nagdadry yung lalamunan ko. Ano ba yan? Itong problema pag nandito ako sa taas. Kakatamad bumaba minsan. So, mamaya na ako iinom. Dati pa, I think 3-4 years ago, basta nung dati na meron na silang ganito, nagtry na ako, bumili ako ng isang ganito and naubos ko siya. And hindi ko na maalala kung gano'n siya ka-effective sa pag-heal ng pimples. Pero ang gusto ko kasi sa mga acne patches, kapag, kalimbawa, kasi ako ang hiling ko magkutkot ng pimple and ngayon ang dami ko ng pimple palagi, diba? So, ang ginagawa ko, kapag may pimple ako, yung sobrang nakaumbok siya, para hindi ko siya kutkutin, tatakpan ko siya nito. Or, kapag nag-pop naman yung pimple, minsan kasi hindi mo rin maiiwasan, di ba? Basta, in case na mag-pop yung pimple mo, ang maganda, parang i-drain mo talaga yung pimple na yun. And then, after that, clean it. And then, after that, use this patch to cover your pimple or yung acne na nag-pop. So, ewan ko, pero ako kasi, ang tindi magsugat, kapag nagkasugat ako, talagang namumula siya, namamaga siya, nagsiscab siya. Siyempre, tapos minsan kinutkot ko pa, diba? So, ayun. I mean, it's partly my fault, pero, ang maganda kapag gumagamit ako ng ganito, hindi siya, it won't scab as much, hindi siya ganun kapangit. Tignan. Tapos parang mas madali siyang mag-heal kasi hindi na siya nai-infect, diba? I just wish na yung mga ganito nila, mas malalaking sizes kasi ito, syempre kapag marami kang acne, diba? Parang buong mukha mo na lang may dot tapos umbos agad yung isang ganito. Pero anyway, sana meron sila yung iba't ibang sizes kasi ito, ayoko mo nang buksan kasi hindi ko naman gagamitin. Siguro parang itong red na to na box, parang ganyan kalaki yung isang patch nito. And while it is enough to cover yung mga bumps nyo talaga na lalo na yung malalaking bumps or acne, sana meron ding maliliit na sizes para dun sa maliliit lang naman. Kasi ang nanghihinayang ako, ang ginagawa ko minsan hinahati ko pa siya sa dalawa. Para makatipid lang dahil sobrang kulipot ko talaga. Next or itong mga pulbo. Diba? Ba't ako bumibili? Ay, ano ba yan? Ang buhok ko. Yan, so, diba? Nakakatuwa bumibili ako ng pulbo. Anyway. Itong Bench Daily Spell Magic Powder. Tatlo sila. Actually, yung hindi lang yung lalagyan yung iba-ibang kulay. Iba-ibang kulay talaga yung pinaka-product or yung pinaka-pulbo nila. So, may mga tint yung iba dito. Ito naman, mga made in the Philippines sila. Nakalagay pa dyan asbestos free siya. And then, meron na din daw siyang UV sunscreen and vitamin E. So, tatlo nga siya. So, ito white. As in, yung usual na baby powder lang. Yung mga white, puti, ganun. Tapos, ito natural. Ito may tint siya or may color siya ng konti. So, parang yung, isipin nyo yung mga natural na powder. Ganun siya. And then, this one is pink. As in, pink talaga siya. Natuwa nga ako nung nakita ko to. Kasi naaliwa ko. Naalala ko nung high school ako. Siyempre, medyo mapaghahalata ang edad natin ngayon. Kasi, feeling ko ngayon, wala na yung product na yun. But, if you know yung ponds na mga powder noon, na may tint din, dalawa lang yun ponds na yung pink, tapos yung natural nga na color. Nung high school ako, ganun yung mga ginagamit naming powder. Kasi, siyempre, public school kami, tapos bawal mag-makeup. Kasi, una, hindi naman uso yung makeup noon. Pangalawa, yun nga, bawal yung makeup sa mga school, sa mga estudyante, diba? So,
Ayun, that's how we got away with konting pagpapaganda, konting pagpapaarte. Yung paggamit kami nito, yung mga tinted powder. So nakakatuwa na meron na ulit ganito and meron sa bench and mura lang naman siya. Napanood ko to kay Miss Lynn Vidalion ata dito sa YouTube. Most of you probably know her kasi sikat naman siya. And yun, sabi niya maganda daw talaga to. Ito yung ginagamit niyang setting powder on everyday makeup lang. So I want to try it out din kasi if ever na maganda nga siya, mura lang, 'di ba? So yun. Next and last item is ito. Ito yung hinahanap-hanap ko talaga. Itong bench. Na itong bench. Siyempre, bench nga lahat. I mean, itong Bench Organics na 94% aloe soothing gel. Kasi, ang dami ko naririnig na raves dito. And actually, medyo marami rin. If you watch my Nature Republic aloe, 92% aloe vera soothing gel review na video, ang daming yun ang pinaka, isa sa, I think yun ang pinaka popular video ko talaga of all of my videos kasi sobrang daming nagtatanong dun and ang daming nagtatanong kamusta siya, I mean, how it compares with the bench one and actually may iba pang brand silang minimension pero since never pa talaga ako nakatry ng iba, Nature Republic pa lang talaga yung natatry ko ever since and yun, so na-curious na rin ako, sabi ko, sige na nga, try ko na nga to. Actually, mas naingganyo akong itry siya nung bumili ako one time, yung mga hairspray yung binili ko. Chinek ko to, wala, ubos. Ubos siya dun sa branch na pinuntahan ko. Tapos, actually, before ko to mabili, I think, ilan ba? I think, 5 branches ng bench ang tinignan ko and laging out of stock. Nabili ko lang to sa Robinson's Nova Leaches. Sobrang, first time ko pumunta dun. Tapos nakita ko nga may bench, maliit lang siya. And actually, konti lang din yung stock nila na to. So, ewan ko kung nag-restock na sila ulit. But yeah, sobrang nakakaloka, diba? The fact na na-sold out siya. And ilang linggo rin yun. I think 1 month actually. Before ako nakakita ulit ng ganito. So, the fact na ganun siya kabili or kapopular sa mga mamimili, I think okay nga siya. Or may something sa kanya na maganda kaya siya binibili ng mga tao. And yun pa, mura lang din siya. I think below 200 pesos. Nawala kasi yung resibo eh. So, basta, tignan ko na lang ulit and then I'll put the price down below. Hindi ko pa siya nabubuksan, hindi ko siya nagigamit. Pero ang una-una ko napansin na pinagkaiba niya dun sa Nature Republic na aloe vera is ito 94% siya. Yung sa Nature Republic kasi 92%. So, I hope hindi ito ganun kalagkit. Kasi, yung mga aloe vera gels, the higher the percentage, mas nagiging sticky sila. Hindi ko to na-test, as in hindi ko siya na-test sa kamay ko. Kasi, yun nga, bukod sa konti lang yung stock, walang tester dun sa bench branch na napagbilhan ko nito. Looking at the ingredients, hindi siya exactly the same as yung sa Nature Republic. Pero maganda naman na talagang aloe vera leaf yung pinaka una sa ingredient. As in, alam mong authentic aloe vera leaf or gel or extract yung nandito. Kasi yung ibang aloe vera gel, minamarket lang nila as aloe vera gel. Pero look closely sa ingredients, ang layo niya. Nandun siya sa dulo. So, less than 2% na lang yun or 2% na lang yun ng product. So, this one is made in Korea din pala. So, that's nice. Kumukorean din sila, di ba? Iniisip ko actually gumawa ng video side-by-side comparison ng Nature Republic aloe vera gel. Kasi, yun, meron ako noon and then itong bench. Let me know. Comment kayo kung gusto nyo makita yun para ma-prioritize ko din. So, yeah, that's actually all. Yun lang talaga lahat ng binili ko sa bench. Hindi marami kasi nga nagtitipid ako kung ano lang talaga yung kailangan ko or kung ano, ay sorry, nagagalaw ko yung tripod. Ayan. So, kung ano lang yung kailangan ko and kung ano lang yung sa tingin ko magagamit ko talaga agad. Yun lang yung mga binibili ko recently. So, yun, konti lang. So, if you have any questions, comments, suggestions, just leave a comment down below. Also, comment naman kayo sa baba kung ano yung mga favorite nyong binibili sa bench. And, kung nagamit nyo na yung mga bench na mga makeup and other skincare, please leave your suggestions or recommendations kung ano yung mga worth it bilhin sa bench para naman next time na may pera ako or may budget ako and naghahanap ako ng gusto kong itry na bago, I'll know kung ano yung okay talaga. Thank you so much for watching and see you again on my next video. Bye!